Welcome po ulit mga kasabog sa bagong episode natin ngayon. Ito po yung 20th episode natin o yung 20th episode para sa AG Gamefowl TV. Medyo hindi po kabilisan tayo mag-upload dahil alam nyo po marami din trabaho dito tayong inaasikaso. Kaya abang-abang lang po lagi sa mga bagong episodes natin. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay patungkol po sa brood hen and pullet management. Ito po yung tungkol sa mga inahin at mga dumalagang gagamitin natin sa ating pagpapalahi. Marami po sa ating mga kasabong ang dumaranas ng samot-saring mga problema pagdating po sa pangingitlog at maging sa paglilimlim ng kanilang mga inahin. Ngayong araw po ay pag-uusapan natin ang dahilan sa mga problemang ito at ilang mga hakbang para masolusyunan ang mga ito. Isang paalala lang po, tulad ng nasabi ko sa mga nakaraang episodes tungkol sa breeding, maganda pong umpisan ipalahi ang ating mga inahin pagpasok ng 9 na buwan pataas. Hanggat ito'y nangingitlog na maganda at maganda ang resulta ng mga sisyo na lumalawas, ay pwede natin silang gamitin. Unahin na natin ang mga inahin na may underdeveloped at abnormal reproductive system. Kabilang na dito ang mga inahin na malulusog naman at nagpapakasta ng maayos pero ayaw mangitlog. Kung meron po mga manok na tinatawag na binabae, ito po yung mga tandang na anyong inahin sa panlabas pero lalaki sa panloob, meron din po tinatawag na binalaki. Ito naman po yung mga inahin na talagang anyong inahin sila sa panlabas pero wala po silang reproductive system na parang tandang. Madalang lang po ang mga inahin na binalaki o yung mga inahin na walang taglay na reproductive system at hindi pwedeng mangitlog. Kaya kung kayo po ay mayroong mga inahin sa inyong farm na matagal na sa inyo pero ayaw pa rin mangitlog, maaaring sila isa sa mga ito. Meron din po mga inahin na nangingitlog naman pero laging abnormal ang hugis, abnormal ang laki at pati na rin ang eggshell o yung balat nito. Bagamat may mga inahin na nangingitlog ng maliit sa umpisa, ito po yung tinatawag na peewee egg. Pero sa mga susunod na itlog ay normal lang mga ito. Sa pagkakabuo, sa hugis at pati na rin sa laki, walang problema ang mga ganitong inahin. Meron din po mga inahin na nagdadala ng mga congenital o permanenteng mga viral at bacterial infections na sumisira sa kanilang reproductive organs at sa system at naglalabas ng mga abnormal na mga itlog. Sa ganitong kalagayan po, kung saan may likas na pagkukulang ang kanilang kakayahang makapagparami ng lahi, mas makabubuti na i-reject na lang natin sila at humanap na lang ng mga kapalit na magpapakita ng mas magagandang resulta pagdating sa pagkakasta, pagpapaitlog, at mas mainam kung matututo pa silang mamisa ng maayos. Ang pangalawang dahilan po ay ang pagkakaroon ng maraming mapaminsalang panlabas at panloob na parasitiko, kabilang na ang iba't ibang uri ng mga bulate, at kasama rin po ang mga hanip at kuto. Ang pagkakaroon ng mga parasitiko ng mga inahin ay umaapekto sa kanilang kalusugan at pumipinsala rin sa kanilang vital organs, kasama na ang digestive, circulatory, and reproductive system. Nagdadala ito ng mga samot-saring infection at kasama na rin ang pagsipsip o pagkain ng kanilang dugo na magre-resulta sa pagiging anemic at pamumutla ng mga inahin. Hindi po mangingitlog ang mga inahin na dumaranas ng ganitong kalagayan na matatawag na compromised health and stress conditions. Ang natural po na reaksyon ng mga inahin dito ay labanan muna ang masamang kalagayan ng kanilang katawan bago bigyan ng puwang ang pangingitlog. Ang mabisang panlaban po sa mga problemang ito ay ang pagbibigay po ng mga gamot na tulad ng mga dewormers o yung mga pampurga na pumupuksa po sa mga samot-saring bulate at pagpaligo na rin po ng mga insecticidal shampoo na pumupuksa naman po ng mga hanip at kuto. Ang pangatlong dahilan po ay ang pagkakaroon ng iba't ibang uri ng mga bacterial infections, protozoal infections tulad ng malaria, coccidiosis, at yung tinatawag na sampaga o yung thrush. Tulad din po ng nabanggit ko kanina, ang mga kalagayang ito ay nagdudulot ng compromised health and stress conditions sa mga inhin. Dahilan upang sila ay tumigil o hindi mangitlog, kaya dapat silang malapatan muna ng mga mabibisang mga gamot at mga tamang gamot na magpapagaling sa kanila bago pa sila maisalang sa breeding. Ang pang-apat na dahilan po ay ang pagkakaroon ng vitamin and mineral imbalance. Sama na rin po natin yung pagkukulang na calcium na napakahalaga po sa pangingitlog. At kasama na rin po yung poor nutritional program, yung mga pagpapakain ng mga patuka na wala masyadong sustansya. Sa ganitong pagkakataon naman, ay madali itong malapatan ng lunas sa pagbibigay ng mga mabibisang gamot na may complete formula preparations, magandang uri ng mga patuka o pellets na may tamang sukat ng nutrisyon para sa mga nangingitlog na mga inhin. Papaalala ko na rin po na babad ang tubig inumin o yung ad libitum. At dapat ito'y laging sariwa at malinis para sa mga nangingitlog na inhin. Ang panglimang dahilan po
ay ang pagiging masyadong mataba ng inhin, lalo na po kung ito'y may makapal na sapola. Alam naman po ng karamihan sa atin na mahihirapan talaga mangitlog ang mga inahin na sobrang taba o yung overweight na tinatawag. Kaya bago po natin sila isalang sa breeding, ay dapat na kontrolado na natin ito, lalo na sa pagkain nila. Ang mga ganitong inahin po ay pwede rin dumaan sa mga natural pen exercises tulad ng mga scratch, fly at running pens, kasama na ang matagal na pagpapagala o at kaunting pagbilad sa araw kung talagang overweight sila. Ang pang-anim na dahilan po ay ang mga inahin na madalas na nakakulong at madalang na mailabas upang makatuka ng mga mahalagang mineral sa lupa. Mahalaga po sa mga inahin na malaki ang kanilang naiikutan o nalalakaran para mas gumanda at maging regular ang kanilang pangingitlog. Kung walang sapat na lugar, ay dapat na makagawa kayo ng paraan para ang inyong mga inahin ay makagala at makalakad ng kahit 2 hanggang 4 na oras kada araw. Kasama na rin dito ang mga manukan na nasa sobrang init at ingay na lugar. Ang ganitong stress factors para sa mga inahin ay maaaring magdulot ng pagtigil o hindi nila pangingitlog. Ang pangpitong problema ay ang mga inahin na ayaw maglimlim o yung hindi marunong mamisa. Unang-una po, meron talagang mga inahin na hindi natututong mamisa o hindi marunong mamisa, lalo na kung hindi po sila nabigyan ng sapat na pagala at maliliit lang ang kanilang mga breeding pens. Dapat lang na lagi kayong handa sa mga ganitong sitwasyon dahil masasayang lang ang itlog kung hindi ito malilimliman sa oras na kailangan. Malaking bagay din po na kung wala kayong incubator sa inyong mga manukan, ay dapat na meron man lang kayong mga native na inahin na sabay na pinakakastahan at sabay na nangingitlog. Gagawin niyo po ang paglipat o ang pagpalit ng mga itlog sa bandang gabi. Huwag po tayo maghahalo o maglilipat ng itlog sa pugad kung ang inahin ay nandun sa pugad at lalo na kung ito'y namimisa na. Ang mga inahin po na may katamtamang laki ay kayang mamisa o pumisa ng mga 10 hanggang 14 na itlog. Yun namang mga 12 to 14 days old na itlog na hindi nalimliman ay kadalasang hindi na nabubuo. Kaya ugalian markahan ng lapis at isulat ang date kung kailan ito inilabas ng mga inahin. Tandaan po natin na alisin natin ang mga luma o yung mga naunang itlog bago mamisa ng tuluyan ng inahin. Ang mga itlog po na nabasa o nalagyan ng basang ipot at maging naputikan ay maaari na po mabugok o masira na kung hindi ito mapansin at mapunasan agad. Paalala po mga kasabong, na bigyan niyo po ng iba yung pag-asikaso ang inyong mga inahin nang hindi po kayo mag-aksaya ng panahon at magkaroon kayo ng mga gandang mga produkto. Maraming salamat po muli mga kasabong sa patuloy niyong pagtangkilik. At huwag po kalilimutan na lagi mag-like, share and subscribe dito po sa AG Game Fowl TV. I-follow niyo rin po ako sa AG Game Fowl Facebook.